Hi, good morning! Ngayon, magluluto ako ng laham. Sa Luna Laham. Ngayon, ang ginagawa ko, boil ko muna siya. Kasi, ang laham, minsan, may amoy kasi yung karne. Kaya ngayon, ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng whole spices. Boil ko siya ng ganyan. Ngayon, pagkatapos niyan, itatapon ko siya. Itatapon ko yung sabaw, huhugasan ko yung karne. Saka ko siya isote. Lagyan ko siya ng bawang, lahat-lahat. Kasi kung hindi mo siya itatapon yung sabaw, ang sama ng ano, ang sama ng amoy kaya. Kaya, yun, ginagawa ko, bubol ko muna siya, tapos uulitin ko ulit siya. Para mabang mo ang lasa, at saka ang lasa, pati hindi nila malalasahan yung amoy ng karne na may amoy. Okay? Ito po yung okay. Ayan po yung mga sahog ko. Ayan, upo. Lagyan, tuwing nagluluto ako, meron ako nito. Magic cubes. Tapos, ayan, carrot. Ayan, lagi ako meron nito kasi alam nyo kung paano to. Para sa amoy lang. Hindi sa lasa, para yung amoy niya. Mabango. Tapos, ayan, carrot, tomato, bawang. Ito yung tinatawag na curry leaves. Tapos, tomato paste. Yan, patatas. Oh, yan, tingnan nyo yung laham ko. Ngayon, papatayin ko na siya, tapos itatapon ko na yung sabaw niya. Tapos, saka ko i-loto uli. Mamaya, panuorin nyo kung paano ako magsuti ng laham. Mga kapwa ko OFW, mga kagaya ng mga nagluluto. Kung okay lang sa inyo, gayahin nyo to. Kasi ano din to eh. Kunting kaalaman lang din na natutunan ko din sa amo ko. Kasi minsan kasi yung laham sa iba-ibang bahay. Iba kasi yung nilalagay ng mga spices eh. Diba? Kaya ito, panoorin nyo ako. Ayan. Tapon ko na siya. Tapos lagyan ko siya ng Huhugasan ko lang dito kasi ito lang din yung paglulutuan ko. Ko lang yung karni ko. Ayan. Tapos yung mga spices na nilagay ko dito, hindi ko na siya kailangan kasi maglalagay ako ng panibago. Ayan o. Ngayon, malinis na yung karni, pati yung mga bula-bula. Ayan. Ganyan ako magluto. Para ngayon eh, prepare ko naman ngayon ang aking mga sahog. Prepare na naman ako ng aking mga sahog. Sa karne, kailangan mas marami ang sibuyas. Pagka karneng kambing, karneng tupa, maraming sibuyas. Tapos, ang bawang konti lang. Pero pag sa manok, maraming bawang.
Yun. Yun ang natututunan ko din. Isa yun. Isang tips din yun. Tapos nilalagyan ko ng luya. Sili. Ito sili na to. Hindi ko to siya ikakat. Ganyan lang. Pero ito yan. Ito yung ikakat kasi. Ito yung para sa pang ano lang. Pagtanggal ng amoy. Babango. Dagdagan ko pa siya kasi need na marami-rami content. Saka ko siya hugasan. Tapos, bawang. Ganun lang naman. Madali lang naman. Madali lang naman magluto. Kaso lang kasi, yung iba-iba kasi yung ano ng amo natin eh. Iba-iba yung gusto. Diba? Para-paraan. Yan. Kamatis. Maraming kamatis. Tapos naglalagay pa ng tomato paste. Para yung saluna mo, manong, malapot siya. Tsaka hindi ako naglalagay na masyado ng tubig sa saluna. Kasi, pag maraming tubig, wala nang lasa. Diba? Hulas-hulas. Yung kasi iba, nagluluto. Grabe. Mas marami pa yung sabaw kaysa kami. Kaysa laman. Paano na ang lasa? Na, saan ang lasa nun? Ando na sa tubig. Diba? Ayan. Iwa na naman tayo nito ng sibuyas na nakapaiyak. Sakit sa mata. Sili. Hindi naman ito maanghang. Ano lang to? Yung tinatawag na ala na fill barret. Kasi kung ibig sabihin noon, hindi siya maanghang. Kasi fill har, sinasabi nilang fill har, yun yung maanghang. Ito yung tinatawag nilang barret. Tsaka hindi sila kuripot sa mga sarong-sakol kasi alam mo kung bakit. Sila naman ang kakain eh. Para sumarap yung pagkain nila. Kamatis na. Kasi ito, igigrate ko to. Hindi ko to yan. Igigrate ko. Hindi ko yan kakat.
kaibahan lang pagka nagluto ka ng karning manok. Hindi masyadong ano, hindi masyadong arte kaysa sa dito sa karne kasi ang manok kasi ano naman eh, wala naman siyang amoy kumbaga. Lagyan mo lang siya ng konting spices, okay na. Ito kasi sa karne, depende eh, lalo pag tupa, ay naku, asahan nyo yan. May amoy, baho. Minsan din yung kambing, mayroon din siyang amoy. Makatapat ka ng karne na maitim-itim, yun yun. Pag hindi marunong yung amo mamamili, sibuyas. Paanuin ko muna siya sa mainit. Tapos saka ko siya lagyan ng mantika. Ayan o. Sibuyas muna siya. Parang patutuyuin ko lang yung sibuyas, kumbaga. Kasi doon lumalabas yung amoy niya, yung lasa ng sibuyas pati. Oh, ayan. Ngayon, gagamit ako ng US oil. Yung pinaglutuan ko ng ano kahapon, chicken. Ayan. Yan, hanggang sa pumula siya. Yan, napula na siya. Pwede na rin ihalo yung sili. Maji. Sa mga hindi naman ano, hindi naman gumagamit yung amo nyo ng maji, okay lang. Kaso lang kasi, ang maji kasi pandagdag sa lasa yan. Ayan na siya, oh. Diba? Ayan na siya.
lagyan ko siya ng bay leaves. Tapos, saan na ba yun? Dry lemon. Cardamom. At saka, cinnamon stick. Black pepper whole. Na siya. Ngayon, maglagay ako ng baharap. Kung tawagin nila, mga spices nila. These are tapos turmeric kung or turkong. Tapos black pepper powder. Yan, nagmamantika na siya. Ibig sabihin, ready na yung ano niya. Ready na para ilagay yung karne. Pero ano pa, kulang pa yan ang tomato paste. Yung tomato paste ito, isang buo na to, lagay ko to siya. Kasi ang karne, pag nilagyan mo siya ng asin agad, mahirap lumambot. Hindi siya lumambot agad. Matagal siya, malot. Kaya ang asin, pagka yung karne mo ipalambot na, saka ka na maglagay ng asin. Pero kung ang karne mo, i-pressure cooker mo, okay lang, lagyan mo siya ng asin. Oh, ayan na. Ready na siyang lagyan ng karne. O, diba? Yan lang. Lagyan mo siya ng card. Yan. Lagay ko na siya. Paisa-isa. Ngayon, hayaan ko muna siya sandali bago ko siya lagyan ng tubig. Kasi para at least yung ano na, yung sauce niya mag-absorb dun sa karne, di ba? Wait for a few minutes, then I put water together to boil until soft and then the vegetable. Yan, lagyan ko na siya ng tubig ngayon.
Ayan. Tamat na siya. Until sa kumulo. Ayan ko lang siya. Palambutin ko lang siya. Tapos saka ko pa ilagay yung potato at carrot. Pag alam kong malambot na siya. Kasi ang vegetable madali lang siyang lumabot eh. Kasasa karne. Kaya palambutin ko muna siya. Saka ko ilagay yung mga gulay. Kunti pa. Ayan.